So guys, Pastor Anthony Pulitzer, in this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach, and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to Godspeed. Hello, magandang gabi mga kapatid. Salamat sa Panginoon na tayo ay buling nagsama-sama upang manalangin sa pamamagitan ng teknolohiya. Kung meron kayong mga Bible, makibukas kayo sa akin sa John 5 verse 16. John 5 verse 16. Sabi diyan, "For this reason, the Jews were persecuting Jesus because he was doing these things on Sabbath. But he answered them, 'My Father is working until now, and I myself am working.'" So dito pinapakita ng Panginoon sa atin na yung kalooban ng Diyos dapat hindi natin tinitigilan na gawin. At ito yung nais ng Panginoon na i-prioritize natin. Gawin ang kalooban ng Diyos at huwag tayong magpahinga o tumigil dito. Kasi ang mga tao during this time, especially yung mga religyosong tao, naging technical na sinasabi nga nila pag Sabat, huwag gawin. Walang gagawin sa sarili o anumang bagay na kahit na nga ito ay napaka-practical, yung pagtulong sa tao, gawin yung dapat at nararapat, ang sinasabi nila, yun ay kasalanan. At ito yung paalala sa atin ng Panginoong Jesus na tayo ay magpatuloy na gawin ang nararapat at dapat nating gawin. Lalo na yung kalooban ng Panginoon, yung pagpapayag ng mabuting balita, pagtulong sa kapwa, at patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos at pagtuturo ng salita ng Diyos, pag-ate ng mga gawain. Yan yung mga bagay na patuloy nating dapat ginagawa na kung saan ang nais ng Panginoon, huwag nating tigilan dahil malaking tulong yan sa ating mga buhay, physical at buhay spiritual. Lalong-lalo na pag tayo ay tinawag na ng Panginoon, marinig natin yung sinasabi niyang well done, good and faithful servant. So sige po, yan ang ating ipanalangin sa gabing ito. Panginoon, maraming po salamat sa aming po mga buhay, kagaya mo. Sinabi mo, patuloy mong ginagawa ang kalooban ng iyong Ama. Ganon din sa amin, Lord. Dalangin namin na sa araw-araw ng aming mga buhay, patuloy namin gawin ang kalooban mo at huwag namin itong itigil, Lord God. Kung sakali kami ay tumitigil or titigil, paalalahanan mo kami, Lord God, na kami ay magpatuloy. Kung sakaling man kami ay napapagod, merong kapahingahan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ang nais namin, O Diyos, sa aming mga buhay, magawa namin araw-araw ang kalooban mo hanggat kami ay humihinga sa mundong ito, Lord God. Salamat po, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Again, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, ang kanyang kalooban, huwag nating tigilan. Pagpatuloy natin itong gawin. Bakit po? Magbibigay ito ng kaluwalhatian para sa kanyang pangalan. Salamat. Godspeed. Meron akong magandang balita. Pakinggan nyo to. Tsak, matutuwa kayo. Uli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to. Wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos! Tagumpay tayo. ₱500 Elite Club members. Only a few who dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together, we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference. Hello guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aral. Kung member ka, pwede ka mag-aral. Sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aral. Kahit
nga hindi ka born again, pwede ka mag-aaral. Yung apat na yan, pwede mag-aaral. Idagdag mo pa yung pure youth sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aaral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwira ng ba, gusto, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok, hindi ako pwedeng pumasok ng ganitong araw, ang available ko lang is dalawang araw, kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yung nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga, ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano pang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible school na to, your life will never be the same again. Godspeed!